Hai, 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 hai. Mga pare, mga pare. Paring alam to, Abloy Padlocks. Ang gagawin natin, malupit, mahirap, brain twister, ika nga. Mahirap pag-isipan, mahirap gawin. Panoorin nyo kung paano ko gagawin, Abloy Padlocks. Imagine, mamahalin niya, pare, ha. Itasan natin, barena. Binarena natin, yan. Tapos, tatanggalin natin ang takip. Yan, o. And, i-roscast yung takip na yan. Yan, ayusin natin. Pakita natin ang malapitan dahil medyo madugo. Oh, madugo itong trabaho na ito, pare. Kung di ko puputulin, eh, mahabang mahaba ito. Abutin tayo ng kalahating araw, pero isosurecut ko. Pero sana maintindihan nyo kung paano ginagawa ang Abloy Padlocks, ang mamahaling padlock sa lahat. Pinakamahal, ang hirap gawin. Panoorin nyo kung paano gagawin. Yan, tinanggal ko yung takip. Tingnan nyo mga pare ha, kung gaano kadami ang ngipin yan. Binilang ko lahat yan, bali 18 ang ngipin niya. Malaki padlock to pare, 18 ang ngipin eh. Subaybayan nyo kung gaano ako mahihirapan, pero sa shortcut ko na lang para maintindihan nyo ng maayos itong padlock na to mga bossing, super secure, super tibay, hindi mo kayang lagarin yan, kaya maraming gumagamit yan, kahit nga asitilin mo yan, mahihirapan. Makakaya na asitilin yan pero mahirapan dahil stainless, pure yun, pure stainless yan eh. Mahirap gawin niya pare, panoorin nyo ha, tinan nyo kung gaano karami ang laman loob niyan. Yan, tinan nyo, oh yan ang lalagyan mo ng ngipin sa loob pare ha. Diba, napakadaming laman sa loob niyan. Palagi ko sa Pilipinas eh, bilang na bilang mo kung sino-sino lang mga nakakagawa nito buwas pare ah. Dahil makaraniwan sa mga umagawa ng sosyo, tinatanggihan yan. Dahil mahirap pag-isipan, mahirap gawin. Nakakaturta ng utak yan, bossing. Basta subaybayan nyo kung paano ko gawin. Siguro hindi ko mapaliwanag na maayos sa inyo dahil komplikado yan. Komplikado, mahirap paliwanag. Inalabas natin yung mga bituka. Basta panoorin nyo lang. Ako yung yan. Oh, tigas. Tigas ilabas eh. At may dilal bearing yan. Mayroon pang bearing yan. Dalawang bilog na bearing. Yan. Tignan mo, yeah, yun. Laki. Laki bearing yun. Babalik natin yan. Yan yung pumipigil doon sa braso ng padlock na yan. Yan ang pumipigil. Dalawa yan eh. Kabilaan yan. Tika. Yan. Yan nyo. Open na siya kasi tinanggal natin kayo. Yan yung bearing na isa. Ang laki. Ibabalik natin yan. Maya maya lang. Aking ipapakita sa inyo kung paano pagkabit ng ngipin yan. Pero hindi ko i-detalye eh. Basta sundan nyo na lang kasi mayroon paliwanag. Kahit na sino magsususi, mahirap ipaliwanag yan kasi bilog yan eh. Merong nakausling na kuntil yan. Oo, yun oh. Kita nyo itsura. Papasok natin lahat yan. Yun. Yun, walang laman yun, napuno na. Bawat patong mo yan ng ngipin, susunod mo, divider o yung gasket, parang gasket. Tapos pa, gasket, ngipin, alternate sila mga pare. Sinorkot ko na, bawat patong mo ng ngipin yan, lagay na, bawat patong mo ng bearing pala, kikil ka ng ngipin. Bawat patong, kikil ng ngipin, bawat patong, kikil ng ngipin. Ganun. Kaya napakatrabaho yan, kung tutusin eh, dalawa, tatlong oras na ginagawa yan eh. Dahil po nagkamali ka ng isang kikilan dyan, mag-uulit ka.
Dahil pag sumobra ng kikilimbi dyan, kaya mag-uulit tayo, pare. Yan. At napakakulit na trabaho yan. Yan. Yung ipatong-patong mo na yan, pagkakamaling kilos mo, sasabog na naman yan. Kaya uulitin mo na naman. Kaya kailangan ingat, dahan-dahan, para sigurado. May konti trivia lang mga boss yan, para hindi kayo malungkot habang pinapanood nyo yan. Alam nyo ba na yung abloy na yan eh? Yung mga padlock na mamahalin, halimbawa Master, Gil, Original, Globe, sa ibang bansa sa Amerika lalo na, pagka may lumabas na bagong padlock, so bagong design ng padlock, pinag-aaralan kagad nila paano nila bubuksan. Gumagawa kagad sila ng gadget paano buksan ang mga bagong padlock. Pero sila, lahat sila, matatalinong inventor, nasira sila dyan sa abloy na yan. Hindi sila makagawa ng gadget para pambukas niyan. Nang walang susi, ah. Trivia, pare. Pero, ang abloy company mismo, sila mismo gumawa ng gadget para mabuksan yung padlock nila. Napakahirap. Napakahirap kami gawin. Pero, nakita ko na paano gamitin yung gadget na yun. Hindi ako makapaniwala, pero parang mahirap paniwalaan kasi ako, nakita ko na yung sistema ng laman loob nito. Malabo yung gadget na yun. Sige, hanapin nyo sa Google mga bossing yung gadget na paano mabubuksan ang abloy na yan. Ako hindi ako makapaniwala eh. Malagi ko tricks lang yun eh. Hindi, kasi ako mismo, gumagawa ako ng susi, walang paraan para mabuksan mo to. Wala. Napakahirap. Pag-isipan ako, pinag-isipan ko na kung paano susukitin, wala eh. Kaya ito, secure tong padlock na to. Acero, pure stainless eh. Ganong katigas, hindi mo kaya nadarihin yan. Eh pare, mga ilang patong na lang yan. Matatapos na yan. Sinortat ko na kasi masyado katagal. Napakatagal. Yan. Huling ngipin na lang ipapatong natin. Yan. Ngipin. Tapos gasket. Divider. Parang divider. Tapos ngipin. Divider. Ngipin. Divider. Ganun. Alternate sila. Bawat patong mo na ngipin, magkikikil ka. Ganun. Isa pang trivia pala pare. Mga magsususi. May mga dadalhin sa inyo mga padlock. Halimbawa, Solex o Abloy. Hindi gumagana. Pero may susi sila, ayaw gumana. Alam niyo yung problema nun. Tanongin niyo yung mayari, ano nangyari, mga pare. Tanongin niyo kung bumagsak yun. Sasabihin nila, oo, bumagsak. Sigurado, bumagsak. Ganun na mga Abloy, saka Solex. Pag bumagsak ng alanganin yan, nakalugan loob, wala na, hindi na gumagana. Alam niyo kung bakit? Yung mekanismo niyan sa loob, parang nakaano lang sila eh. Nakatutok lang yung ano doon sa bearing. Na pagka yung bearing nawala sa linya, yung nakatutok na dulo ng abloy na yan, hindi na siya bubukas. Ang paraan, bubuksan mo yan, babalinahin mo. Kailangan operahin mo yan. Kung baga siya, na-operahin mo yan. Ganun ang gagawin mo sa Solex at abloy. Tulad yan, nakita nyo yung laman loob ng abloy na yan, mahirap gawin, di ba? Pero pag nabumagsak yan, wala na rin yung papakinabangan yan. Mga papakinabangan mo kung gagawin mo, kung alam mong gawin, kung kaya mong gawin, pwede. Tapos, itong abloy na to, madaling gawin kung nakabukas. Pero pag nakapadlock yan, nakasarado, mahihirapan kang buksan niya, pare. Ayan, nakita nga, binarehen ako pa doon. Kaya hindi kinatanggap ng ibang magsusiya dahil hindi nila alam kung saan titirahin. Ayan, bihira, nakakalam niya, pare. Masusing pag-iisip ang kailangan ilaan mo dyan. Maraming tumatanggap niya sa trabaho na yan. Pero ito, nilabas ko, tinuro ko, pinakita ko sa inyo. Sa YouTube, wala ka naman makikita ng ganyan eh. Gumagawa ng ngipin. Ang nire-reveal sa YouTube, paano buksan ng abloy,
Pero paggawa ng ngipin bago, wala kang makikita niyan. Ini-demo sa YouTube kung gaano ka-secure ang abloy. Yan, pero ako pakikita ko sa inyo paano lalagyan ang bagong susi ang abloy. Yan, panoorin nyo lang, ganyan. Pagkakabit ng ngipin, pagkatapos ng ngipin, mahirap paliwanag. Yan, gusto panoorin nyo lang. Nakita nyo lang ginawa ko, nilagyan ko ng ngipin, kikil. Yun, kita nyo, kikil. Mahirap paliwanag, mga bossing. Masasubaybayan nyo at mahirap paliwanag yan. Hindi ko kayang paliwanag sa video yan. Yan, oh. Kasi, hindi tulad ng ordinaryong ngipin. May iba ordinaryong susi, may ngipin. Ito, ang ngipin ito, kudrado. Bumukas siya pag inikot mo. Doon bumubukas ang susi. Yan. Pag inikot mo siya, ganun. Yun. Nakita nyo yung stick na bakal na yun? Kailangan pag inikot mo siya, bababa yung stick na bakal na yun. Sabay-sabay. Kaya kailangan pantay ang pagkakangipin mo. Sigurado ka sa saktong-saktong ngipin mo. Dahil pag hindi sakto ang pagkakagawa mo ng ngipin, hindi bababa yung stick na bakal na yun. Yun ang naglalak. Nakita nyo yung maliit na bakal na yun. Yun ang naglalak. Ayan. Kita mo ah. Hirap gawin. Konting pagkakamali mo, sasabog na naman lahat yan. Yun, kita nyo. Konting pagkakamali na, sumasama yan sa susi. Oh. Napakaliit. Hindi mo may papasok ng balibaligtad dyan. Isa lang ang paraan para may pasok mo yan. May palatandaan dyan. Hindi pwede nakabaligtad. Ayan. Ang haba ng video natin na to, bossing, dahil napakahirap gawin itong ng padlock na to. Naalala ko tuloy si Lolo Sid. Pag mahahabang video, si Lolo Sid ang pinagtatrabaho natin. Kaya lang si Lolo Sid nagsariling YouTube channel na. Suportahan natin yung matanda. May sarili siyang YouTube channel. Wala tuloy akong tagakwento. Suplado na si Lolo Sid ngayon. Mayabang na. Suportahan natin mga kaibigan, mga kapare. Mga kababayan, suportahan natin si Lolo Sid. Kaya kompleto na yung ngipin niya, pare. Yan. Kompleto na. Yan ang panghuli. Ngayon, ating ipapasok na siya sa padlock. Na dahan-dahan. O, pag iyan sumabog, nako, mag-uulit ka. Napakahirap ulitin yan. Dahan-dahan, ingat. Ingat lang. Yeah. Kailangan nakasentro yan. Tignan nyo pare ha. Dahil sa liliit ng bearing yan, kailangan. Oh, imagine nyo. Yan, una natin ilalagay dyan sa padlock yung bearing. Yung nilabas natin bearing, dalawa, malalaking bulitas yun. Ilalagay natin sa kabila butas, magkabila yan, dalawa. Ang hirap ilagay niyan. Konting kilos mo, lalabas na naman yung bearing dyan eh. Kailangan susuot mo sa butas yan eh. At konting kilos mo, lalabas ang bearing. Habang pinapasok mo yung bitukan na yan, lalabas ang bearing. Ako, napakahirap. Tingnan nyo, panoorin nyo kung paano ako mahirapan. Ipasok pa lang, mahirap na oh. Papasok mo sa butas yan. Na-imagine nyo. Gano'ng katibay ang padlock na yan. Ipapasok natin yung bearing. Tandali, sumasama sa ano. May magnet kasi itong kikili. Oh. Lumabas na. Papasok natin yung bearing na yan. Sa magkabilang butas. Yan. Yan. Pasok natin ulit. Kailangan pumasok yung dalawa. Huwag kang malikot dahil kung nilikot mo, lalabas na naman yung bearing. Yup. Yan. Yan. Oo. Oh, diba? Mahirap ipasok. Oo, oh, yan. Labas na naman siya. Tatimingan mo yan. Yan. Yan mo.
pasok ulit natin. Panibagong pasok na naman. Ako rin nahirapan. Tapos, pasok natin ang dahan-dahan. Ayan. Papasok natin ang dahan-dahan ang laman loob na yan. Dahan-dahan, oop. Kunting galaw mo lang yan, lalabas ulit ang bearing. Lagyan natin yung spray sa dulo. Ayan. Oop, yan, oh. Tingnan mo. May sariling daan yan, bossing. Hindi po pwedeng ipasok mo na lang basta-basta yan. Yan. Yan, oop, yun. Pumasok. Gagana na yan. Gagana na yan. Pero kailangan muna natin ilagay ang takip para mag-testing natin kung paano para mabuks, kung paano siya mabubukas. Kailangan lagayin muna natin yung takip. Yan, balik natin takip. Yan, pasok natin na maayos. Kailangan diretso, huwag masyadong mahigpit para hindi mahirap pihitin. Huwag mo isasagad. Balik ko ng konti, ganun. Tsaka mo lalagyan ng lock mamaya. Tsaka natin tatakpan mamaya yan. Yan, testingin muna natin kung okay. Swabe ang ginawa kong ngipin, pare, ha. Susi. Walang sabit yan. Yan, open. Bukas. Yop, pihit. Sarado. Okay na. Ganong kahirap yan, ha. Pero sinorkat ko lang. Hop. Bukas, sarado. Ba? Okay na, pare. Yan, oh. Lock. Open. Open, yan. Lock ulit natin. Baka chamba lang yan. Oh, ulitin natin para makita yung tunay. Oh, open. Lock. Ayos na, mga bossing. Yan, ganyan lang. Tingnan nyo yung ngipin, oh. Mga ngipin, dami. Ang dami yan. Kaya mga pare, mga magsusi, pag may nagdala sa inyo yan ng ablo, huwag nyo tatanggihan. Panoorin nyo lang yung video ko. Ay, mga pag-aaralan nyo, matutunan nyo. Panoorin nyo lang mga video ko. Ayan, oh. Diba? Oh, okay na. Abloy na. Hindi na sayang ang 3,500 ang pagkakabilaroon dyan. 3,500 sa padlock lang. Imagine niyo mga pare. Kaya kailangan pag-aralan nyo yung paano paggawa nyan. Singilin nyo ng reasonable naman. Ayan. Oo, oh, diba? Okay na. Oh, sige mga pare, ha. Abangan nyo ang mga video ko pa darating. Suportahan natin si Lolo Sid mga pare. Marami kayong matutunan sa mga video ko. Salamat sa inyo lahat, mga taga-subaybay. Siyempre, huwag kakalimutan mag-subscribe naman kayo. Pare, hanggang dito na lang, mga bossing, mga pare. God bless you all. At huwag kayong magsasawang manood ng mga video ko, pare. Paalam. God bless you all. Bye-bye.